Hello guys, welcome back to my YouTube channel at welcome sa panibago na naman nating episode. So ngayong episode guys, ay nandito tayo sa may Pinha Hill. So ipapakita ko sa inyo yung Pinha Charts dito sa taas ng bundok at yung palibot na rin ng lugar na to kasi maganda sa lugar na to, overlooking. So ayan guys, samahan nyo ako. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa mga hindi nag-escape ng aking ads. Maraming salamat guys. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, sana magustuhan mo itong aking video. So welcome back guys. Nandito tayo ngayon sa may Pinha Charts. So nandun yung simbahan sa taas na yon. So medyo mataas lang yung daan. Ito yung daan paakyat doon sa charts. So hapon na ngayon, alas 3:30 ng hapon. So hanggang alas 6 lang itong simbahan guys. Maya magsasarado na ito. So ayan yung Pinha Chapel sa taas. So okay tayo dyan. Andun yung simbahan guys sa taas. Ganito yung itsura dito sa baba. Maraming mga turista ngayon. So medyo may kataasan lang yung papunta dito. Pwede kayong sumakay ng bus pero hindi makakaakyat dito sa lugar na to. Number 18 na bus o kaya number 16. Pwedeng dumaan dito malapit. So akyat tayo dun sa may simbahan habang hindi pa nagsasara. Tignan natin. Ito yung entrance guys. Akyat tayo dun sa loob. Pakita ko sa inyo kung ano yung mayroon dun sa loob. So first time ko pa rin papasok dito sa simbahan na to. Although nakagawa na ako ng video dati dito sa labas. Pero hindi ko pa napapasukan itong loob na to kasi pag dumadating ako sa lugar na to, lagi na lang sarado. So ngayon medyo maaga-aga ako ngayon. Tingnan natin kung bukas pa. Sana nga bukas pa para may pakita ko sa inyo itong loob. Kita dito yung Lisboa, pati yung Tulay, saka yung Macau Tower. Masok tayo guys, tingnan muna natin yung loob ng simbahan. She got a body like a goddess. She talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. How you know that I'ma want you all my life? But I got so much left to do. Except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. May nagpipictorial dito sa baba. So maganda kasi yung lugar na to para sa pictorial. Don't try to turn into a fight. You know I love you by my side. Just don't stay the night. Meron ding grotto dito guys sa baba. Pwede kayo magdasal dito. May mga upuan sila dito sa baba. Ang ganda ng pagkakagawa nito. Ilagyan ng stone yung kanyang gilid. Ayan yung simbahan guys. Oh. Ganda. Medyo mataas lang nga dito. Pero maganda yung scenery dito sa taas. Itong daan dito sa kabila ay sarado. Ganda na simbahan. Baba na tayo guys. Tapos na tayong mag-video doon sa may simbahan. So maraming turista. Mayroong mga nagpi-picture-picture.
prenuptial. So doon tayo sa baba. Medyo mainit ngayon ang panahon. So maganda dito guys, kitang-kita nyo talaga yung overlooking, yung mga view sa baba. Maganda. So pagbaba nyo dito, pwede kayong pumunta doon sa may Ama Temple. Maganda rin yung puntahan doon sa may Ama Temple. Meron din ditong park sa lugar na to. Maganda itong lugar na to. Mataas. Overlooking. Kitang-kita mo dito yung Macau Tower. Ayan sa baba yung Macau Tower. Tapos meron ding fountain dito. Saka yung park ng mga bata. Maganda sa lugar na to. Napaka relaxing yung lugar. Kasi kitang-kita mo yung baba. So ayan guys, kitang-kita yung Macau Tower dito. Wow, ganda. Kita rin dito yung Macau Government Palace. Ayan sa baba yung kulay pink na building. Puro government building yan. So mayroong taas na 62.7 sea level itong Pinha Hill. So medyo hindi siya ganong kataasan kasi pangatlo siya sa pinaka mataas na bundok dito sa Macau Peninsula. So mas mataas pa rin sa kanya yung doon sa may cable car, sa may lighthouse. Maganda rin dito sa likod. Meron din ditong pahingahan. Free wifi itong lugar na to guys. Tapos meron din ditong public toilet. So yung pag-akit lang dito yung medyo mahirap, mataas. Pero hindi naman siya sobrang taas. Sakto lang. Wala lang kasing mga sasakyan, mga bus na papunta dito. Sa taas na to, kaya lalakad talaga pataas. Sa baba meron. Kitang-kita dito guys yung Ponte 16 Hotel. Sofitel Hotel. Ayan sa baba. Pagka sumakay kayo ng bus, galing kayo sa baba doon sa may Ponte 16. Pwede kayong sumakay ng number 16 na bus. So $6 lang yung pamasahe. Tapos dito kayo bababa sa may Arua de Pinha, yung inyong bababaan yung bus stop. Kung kayo naman ay 18 ang sasakyan nyo, doon galing sa may malapit sa Lisboa, number 18 na bus yung sasakyan ninyo. Diyan kayo bababa sa may Lilaw Garden. Tapos makikita nyo diyan yung Arua de Lilaw. So paakyat, dire-diretso nyo lang yon. Tapos akit kayo doon sa may hagdan, kakanan kayo. Tapos diretso lang ulit. Tapos makikita nyo yung kanto paakyat kanan. Paakyat na diretso na ito dito sa may Pinha Chart. So nandyan lang yung Pinha Chart. Magdala kayo ng tubig guys, kasi walang mabilihan ng tubig dito sa taas pagdating ninyo. Lalo kung medyo mainit yung panahon. Nalalaki ng puno dito. Harap tumambay. Kasi nga malilim. So tatapusin ko na dito guys yung aking video. At maraming salamat sa palagi nyong panonood ng aking mga video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider to subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng aking i-upload. So maraming salamat guys. See you next time.